rise and shine. Drone shot on the rise. Fast and Furious. Game face. Good morning. It's 10:06 and today pupuntahan BGC for errands. But before that, may ipapakilala ko sa inyo something new sa pamilya namin. This is our newest family member, my very own sodarizer. You know how much I love my soft drinks, so that's why I always keep them in my fridge. But that's about to change because finally, I can now make my own soda or any soft drinks using my Spark sodarizer. It is so easy to use. Just install the cylinder, fill in water, install the water bottle, inflate, press the exhaust button for 2 seconds, and unload the water. My very own soda water. Now it's time to make my own drink. My collagen and my very own soda. Voila! My very own soda drink. So, tinry ko na siya and I am so amazed. Hindi mo na kailangan ng electricity. Ito na mismong machine. May soda water na ako. Hindi na kailangan gumasa sa malaki. We are on our way to BGC and meron ako dito mga GCs and yeah, vouchers. So I'll try to use them. Meron akong, I think, 1, 2, 3, 4, 5,000 gift voucher from Evernew. Tapos, meron akong 10,000 from Belo naman. So, gagamitin ko siya. Pwede ba yun sa ano? Pakainis ng puwet? Hindi ko alam kung ano eh, kung pwede siyang gamitin lahat. Thank you. Next stop, nandito ako sa Bag Talks. And ito yung mga ipapakonsign ko. So, hopefully magkasundo kami sa presyo. And for the meantime, tingin-tingin muna ako ng mga bagelya. Ayan, ang dami. Tingin-tingin lang. Hello. 205. We are done with our agenda in Uptown. Tingnan ko na lang at pag-isipan ko ulit kapag nakapag-decide na sila. So ngayon, we are going to Juan Bonifacio High Street para pumunta sa Belo and sa Evernew. Ganda, no? Yes. Tsaka magkakasakit din naman. Oh, yan nga! Parang mga acquaintances na kayo. Oo. Oh. Ito, simple lang yung harap niya. Walang pasabog. Dito yung pasabog. Yes. Kailangan mo tumalikod. Ito naman yung second dress. Super nice din niya. Lakas maka-zimmer man yung peg. Tingnan natin sa malayo. What do you think? Maganda rin to ah. Parang meron ako nito. Oo, parang... Ako malaki na. Hindi na lang ko. Ito malaki mo lang. Ha? Oo. Kaso yan oh. Tatakin ako. Mahalata siya. Yan, the logo. Yes. Tsaka ang dami ko na ganito actually. So much po kang vlog. So much po. Yes again, ma. Thank you, Evernew. So this girl with no bag, wallet lang ang dala, nakapag-Belo, nakapag-Evernew pa, nang walang binabayaran. Actually, yung dagdag ang konti. This is my meal. It's chasu rice bowl. Good morning, time check. It's 8:05 and obviously, bit-bit ko ang mga shopping bags that I got from yesterday. Hindi na ako nag-haul kasi gabi na ang tinamad na ako. Hindi to sponsored, although nakuha ko ng free, almost free. Yeah, hindi ako sponsored. Nagkataon lang na nakuha ko ng libre. I am very, very, very much excited to embark this journey with my new skincare
regimen. So actually, in-incorporate ko lang to sa old regimen ko. Because inalaw ko ng doctor niya, nakausap ko sa Belo. Pero just a backstory, matagal ko na alam yung ZO, pero at pinaka-originally alam ko was Obagi. May Obagi pa rin, pero yung formulator or inventor ng Obagi, gumawa siya ng sarili niya and he called it ZO Skin. 2 years ago, munti ka na ako bumili ng ZO via online. Although wala siyang one-on-one interview with a doctor, may titake ka lang test online and then bibigyan ka ng custom-made na skincare set. So nung nag-checkout na ako, na-discover ko na hindi pala sila nag-ship sa Philippines. Exclusively distributed pala siya ng Belo. Kahapon, pumunta ko ng Belo, ginamit ko yung GC ko. Natuwa ako kasi 3 years na sa akin yung GC na yun. Hindi ko lang ginamit. Hindi ko alam kung bakit hindi ko siya ginagamit. Siguro, hindi ko lang priority kasi nga natutuwa naman ako sa skincare ko. Ngayon, I'll show you mga products na nireseta sa akin ng doctor. Kasi this is a medical grade skincare. Hindi siya yung over-the-counter na mabibili mo. Kailangan talaga magpakonsulta. Actually, pumunta ako doon. Gusto ko sana bumili ng vitamin C or yung caffeine for the under eyes. Pero hindi ako inallow bumili ng vitamin C kasi according to the doctor, it could break me out dahil very oily yung skin ko. Ito yung binigay niya. Binigay niya ako ng GSR pero actually, sinabi ko sa kanya, Doc, hindi talaga ako sold kasi okay naman yung getting my skin ready ko. Sabi niya sa akin, I understand kasi ako din, ganyan din ako dati, very skeptical din ako. Pero nung ginamit ko na, dun ko na nakita yung difference. So, medyo na-sold naman ako dun sa sinabi niya. Sabi niya, don't worry, I'll give you the smaller set, smaller kit, para trial muna. Tapos, pag hindi ko magustuhan, pag naubos na siya, hindi ko naman talaga nakita yung difference. Pwede hindi ko na siya gamitin. So, binigyan niya ako ng smaller size ng gentle cleanser. And then, merong exfoliating polish. And then, merong complexion renewal pads. So, parang toner ito. So, ito daw, nagpe-prepare or piniprep niya yung skin para mas mag-penetrate yung mga active ingredients na ilalagay mo after. So, binigyan niya ako ng Bright Alive Skin Brightener. So, this is a non-retinol active pang-brighten ng acne marks ko. This is it. TGIF. Ito yung napili ko nung nag-shopping ako sa Evernew. Meron pa actually akong clothes sa kanila pero siya ako na i-share ko sa inyo. Linen siya, so super duper breathable. And hindi lang breathable, talagang breathe na breathe sa likod. Naka-backless siya. So, super duper cute. Gusto ko yung mga ganitong kulay. Lakas maka-fresh. Kakatapos ko lang gumawa ng content dun sa Zimmerman that I got from last, parang 2 vlogs ago. So, ngayon ko pa lang siya nasuot. Linen din siya. So, super duper love linen dahil nasa tropical country tayo. Medyo humid. Medyo mainit. Kaya, perfect ang linen. Anyway, balikan ko kayo later. Mag-work lang ako. And see you later. Okay, nag-change outfit ako because gusto ko ng outfit na makakagalaw ako, makakasayaw, makakanta, na hindi makakonscious. So I'm wearing Mariela and then Chanel na trainers, Louis Vuitton na suhali bag, and my confidence. So let's go! Late ako nagising today, 7. 7 ako nagising today kasi syempre puyat kahapon sa center stage. Before we end, I'm just gonna share with you a verse in James 5:16. It says here, "Therefore, confess your sins to one another and pray for one another that you may be healed. The prayer of a righteous person has great power, as it is working." So, it reminded me na pero may mga bagay din na kailangan natin i-confess dun sa tao na kung kanino tayo nagkasala so that we can heal
our soul can heal as well. Para it reminded me tuloy of heal for life. Kasi usually yung mga sins na nagawa sa atin or ginawa natin, over time, dahil sa panahon, hindi na napag-uusapan, para as if okay na, pero may trauma pa rin yun sa loob na hindi pa nahihilom and anytime pwedeng matrigger. So it's very important that we confess our sin, our issues dun sa tao nagkasala tayo or nagkasala sa atin so that we can be fully healed. The prayer of a righteous man avails much as it is working. Sa ibang version, ang sabi, a fervent prayer of a righteous man avails much. And hindi kailangan mahaba yung mga dasal, kailangan passionate. Nasa season kami ng waiting sa mga dasal namin. One day, I know it will happen and I'm so excited to share it with you. And it's just a reminder to you as well to keep on praying fervently, passionately, that one day, makuha mo rin yung answers to your prayers. Hi. Anyway, I'll see you sa next episode. Bye!